topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa issues at concerns ninyo kapag kayo ay magpapabunot ng ipin. Alam ko marami kayong takot. Tapos hihingan pa kayo ng cardiac clearance o clearance sa puso o sa inyong doktor bago kayo bunutan ng inyong dentista. Kaya kasama ko po si Doc Willie Ong kasi siya ang nag-clear o siya po ang nagbibigay ng cardiac clearance bago ang procedure natin sa ating bibig o kasama na doon, yes, yung pagbunot ng ipin. Dala-dala ko ito. Ang ganda ng model ng ipin. Molar to this. Oh, yan, oh. Yes. Nakain ka ng matigas ito gagamitin mo. Kaya na shit. Okay, Doc Lisa, mga tips. Yes. Yeah. So, gusto natin, ano ba yung sasabihin natin o guide natin pag in-interview tayo ng ating doktor? Kasi, yes, merong mga tanong ang inyong dentista at kailangan din naman sabihin natin sa ating dentist at dun sa doctor na magki-clearance ano yung mga sakit natin. Halimbawa, una sa lahat, ang first step. So, gusto natin safe ang magiging procedure natin. Number one, check up muna sa inyong dentista. Titignan niya kung kailangan bang bunutin, linisin lang, pastahan lang ang inyong ipin. So, check up ng buong bibig. Kailangan ba ng x-ray ng ipin o hindi naman? Tapos, number two, tatanungin niya kayo ano yung mga sakit ninyo at ano yung mga maintenance na gamot na iniinom ninyo. Kasi, baka kailangan ipapahinto, Doc Willie. Kasi, yes, magkukos ng bleeding. Pinapahinto naman talaga kung naka-aspirin kayo, mga 7 days, o yung mga warfarin, basta pampalab na ng dugo, pinapahinto. Yung mga ginkgo biloba, di ba, yes, naka-bleeding din. Vitamin E, naka-bleeding konti, pero backplay ko, haya lang ituloy. So, yan ang mga chinecheck namin. I-add ko na rin, Doc Lisa, ang binabantayan ko lagi, high blood eh. Pag high blood, mataas ang blood pressure, 160 o lampas pa, hindi talaga bubunutan. Kasi pag binunutan, sisirit yung dugo. Yung iba, di ba? Baka hindi huminto. So, papainumin muna natin ng gamot sa high blood para na-control na bago pwede na siya bunutan. Yung iba naman, nervyos, kaya tumataas ang blood pressure. Binibigyan ko rin isang pampakalma o pwedeng konting gamot sa high blood. Pag mababa na, relax na, pwede na magpabunot. Yes, so sasabihin nyo rin yung mga naging sakit ninyo sa inyong, yes, doktor. Isa na nga po yung sinabi ni Doc Willie, high blood. Tapos number two, diabetes. Kasi baka mag-hypoglycemia o bumaba ang sugar habang may procedure. At saka yung sobrang taas naman ng blood sugar, risk for infection yon. Ngayon, kapag kayo ay may sakit sa puso or na heart attack or na stroke within the last 6 months, hihingan po kayo ng cardiac clearance ng inyong dentista kung kailangan na talagang magbunutan kayo ng ipin. So, yung mga may murmurs, itatanong, yes, natin yan kay Doc Willie kasi baka kailangan. At saka yung mga merong mga heart valves, kailangan bigyan ng antibiotics. Oo, kailangan yung mga may valves, may murmurs sa puso, may rheumatic heart. Kasi po, kung yung puso natin, ito may model, actually puso to eh. Pag yung puso natin medyo may rheumatic, may sira yung mga valvula, mas mabilis kapitan ng bakterya. So pag nilinis o ginalawang ipin, syempre madumi ang bibig. Pag galaw, kahit malinis ang instrumento, yung bakterya mula sa bibig, pupunta yan sa puso. Pag pumunta sa puso yan, didikit sa puso, mag-infective endocarditis. Yung valvula ng puso, magkakaroon ng bakterya galing sa ipin, delikado. Kaya ang gagawin, bago ka bubunutan o kahit lilinisan lang minsan, iinom ng antibiotic. Yung iba, 6 hours before or 1 hour before. Minsan, tableta lang pinapainom. Siguro. Pero maraming dose. High dose yun. Papakita natin sa cardiologist. Bibigyan kayo high dose ng antibiotics para malakas yung antibiotic sa dugo habang kinakalikot yung bacteria at hindi kumapit sa puso at hindi masira yung valvula ng puso. Yes, yes, kung meron din problem sa atay, sasabihin din sa ating doctor kasi baka may problem din sa pagbuo ng dugo. Ngayon, yung may hepatitis at yung may HIV, inform natin yung dentist natin kasi special na paglilinis dun sa instrument ang gagawin sa ginamit sa inyo. Yes. Okay, pag may epilepsy naman, kailangan uminom ng maintenance medicine bago ang procedure. Kapag nagda-dialysis, binibigyan din sila ng antibiotics. At gagawin po ang procedure sa bibig sa pagitan ng araw na hindi nagda-dialysis. Okay? Kapag nagkaroon na ng radiation sa head at sa neck, inform din natin ang ating doktor kasi baka may komplikasyon sa buto. Ngayon, ang mga buntis, syempre minsan sabihin, masakit ho ang ipin ko.
kung maaari, hintayin na po natin pagkapanganak bago natin pabunot ang ating ipin. Tsaka isa pa, hindi rin po kayo pwedeng i-x-ray habang buntis kayo. Ngayon, yung pagbibigay ng antibiotics sa mga may sakit sa puso, yung may foreign objects, sa katawan, halimbawa, meron kayong knee replacement, hip replacement, kinoconsider din po yan. Ngayon, yung mga blood thinners, natanungan natin kay Doc Willie. Aspirin, Plavix. Warfarin, yung mga dabigatran. Ipapahinto din sa inyo ng inyong doktor. Ngayon, kailangan ba talaga bunutin ang ipin? Pag-isipan nyo, depende sa inyong budget, baka naman pwede. Lalagyan lang ng pasta. Pero kung sakali, kailangan bunutin. Sabi nga, kung saan may space, doon lagi pupunta yung ipin. So, pag nawala ng ipin doon sa isang space, magugulo na yung ayos ng inyong ipin. So, kung kaya ng budget na magkaroon ng implant o bridge, maganda gawin din natin. Ang payo ko lang sa inyo, yung iba kasi gusto bunot-bunot. Hindi po maganda ang bunot, ha? Kung kayo, bata, isip nyo, bunot, bale, wala. Hindi po. Mas maganda, meron kayong ipin. Kasi pag natanggal yung ipin, hihina nutrition niya, wala kayong pang grind, magpustiso, mahirap po, magsusugat-sugat. Kaya mas maganda kung pwede pastahan, pastahan na lang. Para at least i-save natin yung ipin natin. Mas marami tayong ipin pag tumatanda, mas maganda. Kaya alagaan yung ipin. Yes, so pagkatapos ng bunot, iniintindi naman natin, masakit ba pagkatapos? Pero una sa lahat, madugo ba? So, kaya mapapansin nyo, nilagyan nyo ng gauze nung dentista. Ngayon, after 30 minutes, tatanggalin na yung gauze. Pag uwi nyo sa bahay, pag may konti pang bleeding, pwede kayong magbasa ng malinis na gauze at ilagay ulit dun sa lugar na binunot para hindi dumugo. Within 24 hours, dapat konti-konti na lang ang makikita nyong dugo dun sa inyong dura. Mamamaga ba? 1 to 3 days, pwedeng mamaga, pero dapat on the 4th day, pabawas na ang pagmaga. Pwede mong lagyan ng ice kung saan binunot. 15 minutes lang, tapos rest, tapos 15 minutes ulit. Kung both sides, palitan. 15 minutes dito, 15 minutes sa kabila. Pangkirot, pwede ang mefenamic acid or paracetamol, antibiotics. Yung dentista po nyo ang magre-reseta sa inyo. Ano ang mga pwede nyong gawin sa maghapon? Kasi yan ang tanong eh. Mas maganda, relax muna, tulog muna, pahinga muna, wala mo ng mabigat na buhat, wala mo ng sports at exercise. Relax, relax lang. Tubig, inom po kayo 8 to 10 glasses of tubig pa rin sa maghapon. Pagkain, syempre lahat tayo lagi inisip. Malambot lang. Dapat malambot lang, yung liquid lang, at yung mainit, palamigin muna natin sa room temperature. Ano yung mga example nito? Lugaw, oatmeal, pwede ho kayo mag-scrambled egg, noodles, yan, yogurt, ice cream, pwede kayo mag-ice cream. Ayaw mo lang mainit, baka dumugo ulit eh. Yes. Pero after siguro, kalating araw sa araw, okay na naman. So ito naman, iwasan nyo yung mainit, katulad ng kape at mainit na tsaa. Wala muna for that day. Tapos, ito pa rin yung mga iwasan. Huwag po tayong dudura ng pagkalakas-lakas o magmumumog ng pagkalakas-lakas o sisinga. Kasi connected lahat yung mga sinuses natin eh. Huwag din yung sisinga ng malakas. O magbubuhat ng mabibigat, ayaw mo rin. Oo. Diba? Mai-erekay. Wala mo ng straw, wala mo ng paggamit ng sigarilyo. Huwag mo nang magpe-play ng mga wind instruments nyo sa music. Iwas mo nang mag-mouthwash kasi lalo lang maiirita, mahapdi ho yun. So kung magmumumog kayo, pwede isang basong tubig, lagyan ng kalahating kutsaritang asin, maligamgam lang. Tapos medyo paikot-ikot lang yung tubig dun sa bibig ninyo. Gagawin nyo ito 4 to 5 times in 24 hours. Huwag yung kumakamumog talaga namang anlakas kasi baka dumugo ulit. So gusto rin natin yung wound site malinis din. Kaya nga magmumumog kayo nung tubig na may asin. Yun ho yung panlinis. Kasi po, dun nga sa aming charity, ang dami-dami. Kasi mahal naman po pala ang bunot ngayon. Medyo may kamahalan. Pero may mga charity or mga dental missions na nagbibigay naman ng libreng bunot kasi minsan talaga namang durug na ipin. Pero sana kung pwedeng pastahan muna at linisin lang yung ipin, yun muna sana gagawin natin. Okay, final tips, kailangan mag-toothbrush lagi. Yes. Kailangan mag-floss. Kailangan po mag-floss, bilhin na lang tayo, mura lang naman yon.
Oo, mm-hmm. Kailangan yung floss, yung sinulid. Kasi yun talaga makakatanggal ng mga tinga. Hindi makukuha ng toothbrush. Tapos pupunta tayo sa dentista, pinakamaganda saan na every 6 months para malinis. Kasi kung hindi, mag-iipon ng plaque, bad breath, masisira, mabubutas, mabubunot. Kung nabunot kasing ipin, hihina din yung katawan. Yung nutrition mo, tsaka kung maraming bakterya masyado, minsan pumupunta nga sa puso. Yung mga may sira sa ipin, mas marami din nagkakasakit sa puso. So, konektado lahat. Ang bibig, pinakamaduming parts yan ng katawan natin, kaya dapat laging lilinisin. At ito po, last po, ano, natutunan ko doon sa mga friends natin na dentist. Sa loob pala po ng 20 minutes or 30 minutes pagkakain natin, pwede nang magbuo ng plaque. Kaya ang gusto nila, within 20 minutes, nagtutoothbrush na tayo pagkatapos kumain. Minsan lang po, pag may trabaho tayo or nasa labas tayo, mahirap gawin yun. Pero kung kaya natin gawin, please do it. Okay. Salamat po. God bless.